Hi guys, I'm John and welcome to my YouTube channel. Hey guys, it's me again, John, and welcome to my YouTube channel. Ang vlog natin today, guys, is all about me to get me know more para mas makilala nyo pa ako. So please watch this vlog and don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong vlogs na i-upload ko. And today, pag-uusapan natin ang 15 facts about me. Stay tuned. So, bubunot ako ngayon and then ito yung 15 facts about me para mas makilala nyo ako. So, bubunot tayo. So, halugin natin ha. O, ayan ha. Sa unang bola, charot lang. Okay. Okay, bubunot tayo. First, 15 facts about me. So, okay. Siblings. Dalawa lang po kami magkapatid and then ako po yung panganay and then may butso po ako na kapatid. Dalawa lang po kami. So ako po yung eldest sa aming magkapatid. So next natin. Bubunot tayo, okay? Okay, what is my course? So what is my course? Ang course ko po ay BS Information Technology and I'm a college undergrad. So, BS Information Technology po, second year level. So, next natin. So, fast lang po to, no? Fast talk lang tayo sa 15 talks about me para mas makilala nyo pa ako. So, yan. Bubunot tayo ulit. Next natin, dream job. Ano ba ang dream job ko in the near future? Dream job ko talaga dati ay maging isang DJ. So, dati nag-audition ako sa ngayon ay Barangay LS 91.1 bilang DJ. So, nag-audition ako noon. So, hindi naman ako natanggap. Pero, at least, nag-try ako mag-audition as DJ. So talagang gusto ko nun maging DJ. So bumibisita ako nun sa Barangay LS 91.1 na mimet ko yung mga DJs natin dyan. So nakakamiss yung mga ganong eksena, no? So yun yung dream job ko, maging DJ. So kung bibigyan ako ng opportunity, why not to grab na maging isang DJ? Kung siguro soon. Tuto pa rin ko. So, pero ang gusto ko talaga ay yung makita sa national TV, yung maging artist, saka social media influencer. So, gusto ko yung mga makita sa national TV, yung mag-guest, yung gumawa ng commercial. So, yun. Ang dream job ko, maging DJ, tapos maging social media influencer. So, soon, matutupad ko. Sabi nga nila, kapag may pangarap ka, matutupad mo yan, tiwala lang sa sarili at kapit ka lang sa iyong pananampalataya sa Diyos, diba? So yan, soon matutupad ko yan. Unat ako. Okay, next natin ay age. I am 25 years old, turning 26 this coming October. So, 25 years old, single, walang jowa, pinagkaitan jowa. Lahat naman po'y nangiiwan. So, walang forever. Charot lang. Oh my God! Wow! So, next. Okay, next. Idol. So, idol. So, ang favorite artist ko ay si Ron Skiles sa Kasiniana.
So yung mga moves talaga nila sa dance, yun yung nagustuhan ko. Pina-follow ko sila sa YouTube channel and sa kanilang mga bagong vlogs. So yun, si Ranskyle at si Niana. So sa TikTok naman, ang pina-follow ko dyan ay si Carlos, si Kaloy ng Familiana. So ang galing niya sumayaw. So yung mga moves niya talagang galing. So pina-follow ko. Saka cute si Kaloy yun. Cute si Kaloy. So yun, saka si Spencer, yan yung mga pina-follow ko sa TikTok. Saka si Shalalay, si Christian. Christian. So yan. So alam nyo ba, yung favorite TikToker ko ay friends ko sa Facebook. Yan si Christian. So ilalagay ko na lang yung kanyang Facebook dyan para makakilala nyo siya. So nakaka-proud naman na meron akong kaibigan na isang million o thousand ng followers niya. So yun, thank you Christian Shalalay sa pag-add sa akin. So nakakataba naman ng puso. Thank you. And yun, tapos isa pa ay yung favorite ko ring TikToker si Christian Antolin, yung mga nakakatawa yung mga vlogs niya. So ilalagay ko na lang din yung Facebook niya dito. So yun ang mga favorite artist ko, no. Si Ranskyle, Niana, si Carlos ng Familiana, si Spencer, si Shalalay, si Christian, okay, saka si Christian Antolin. Yun ang mga favorite artist ko na sinusubaybayan. Artist naman ang sinusubaybayan ko ay si Alex Gonzaga. Yung mga vlog niya, lagi kong pinapanood na yung mga vlog niya, si Alex Gonzaga. So sana mamet ko si Alex Gonzaga in personal, and soon sana mamet ko siya. Then dati, year 2015, fans din ako ng Aldub ni Mimi Mendoza at ni Alden Richards. So next is my birthday. So pinanganak po ako ay October 13, 1995. So yun po, October 13, 1995, sa mga di pa po nakakalam ng birthday ko. So next natin, my gender. I am proud of part of LGBT community and I am bisexual. Sa pagiging bisexual ko, mas minahal ako ng tao at mas sinuportahan ako ng tao. Dahil doon, mas napakilala ko yung sarili ko kung ano ako. Sa pagiging bisexual ko, maraming taong sumusuporta sa akin at maraming salamat sa mga taong tumanggap at nagtiwala sa akin. And sa family ko, kay mama at papa, maraming salamat sa pagtanggap sa akin kung ano man ako. And thank you so much sa mga taong tumanggap sa akin. At sa mga hindi tumanggap sa akin, maraming salamat din. So next natin. What is my favorite foods? Ang paborito ko talagang pagkain ay yung sitaw na may kalabasa, saka baguio beans. Yun yung mga paborito ko sa gulay. So ang pinakaayaw ko talaga yung ampalaya kasi mapait yun. Then, paborito ko rin ang fried chicken, saka hotdog, at saka yung siomay, isa sa mga paborito kong pagkain. Yun yung paborito ko sa pagkain, gulay, yung sitaw na may kalabasa, saka baguio beans. Hindi naman ako pihikan pagdating sa pagkain. Kung ano yung nandyan, yun yung kinakain ko. So, yun, hindi ako pihikan pagdating sa pagkain. Kumakain ako ng gulay, yung mga masustansyang pagkain. So, what is my birthplace? So, pinanganak po ako dito sa Quezon Province, sa Lucena City, Quezon Province. So, next po natin. So, status. Kagaya nga nasabi ko kanina, 25 years single. So, walang jowa. Pero, nagkaroon po ako ng first MU last 2019. Pero, pinagtagpo pero hindi tinadhana. And ngayon 2021, meron ulit. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Nakakapagod na nga guys, paulit-ulit na eh. Kaya, mas pipiliin ko na lang, hintayin yung tamang tao para sa akin. So, yan, hugot. Charot lang. So, hintayin ko na lang yung tamang tao para sa akin. Kesa, masaktan tayo paulit-ulit, diba? Pero part naman yun ng pagmamahal, yung masaktan ka ng paulit-ulit, diba? So, may tamang tao din na nakalaan para sa akin. So, na-traffic lang siya sa EDSA.
Ayun, charot lang. Na traffic is my favorite subject. Nung high school po, ang favorite subject ko po ay Araling Panlipunan about history. Tapos Filipino, yung mga novel ni Dr. Rosarizal. Yun po mga favorite subject ko nung high school. Nung college po, wala eh. Kasi mahirap po mga subject namin. More on programming, and more on math, and more on English. Mga ganun po. Kaya wala akong favorite subject nung nitong college. So next natin is my favorite color. So blue. Favorite color ko po ay blue at yellow. So palagi niyo ako nakikitang naka-black kasi trip ko lang. Pero ang favorite color ko talaga ay blue at yellow. So yun. So yun, sa number 13, bubunot tayo. So, street foods. So, hindi nyo matatanong, paborito ko talaga ang street foods. Kapag nakakita ako ng street foods, bibili ako. Lalo na yung isa sa mga paborito ko, yung kwek-kwek, saka fishball, saka kikiam. So, paborito ko talaga ang street foods. Work. So, ang work ko po ay buy and sell. So, direct sales agent po ako ngayon, naka-work from home, and online po ang trabaho ko. So, nag-start pa lang po ako ng bagong trabaho ngayon, and sa new company po. And thank you sa Avea Consumer Goods and Trading Corporation for having me and to my new company. Thank you kay Sir Adrian, kay Ma'am Glenda, and kay Sir Joel, and kay Carla. Thank you. Ako ano, so sales agent po ako, direct sales agent. So online po ang trabaho ko. So nagmamanage din po ako ng Shopee online shop namin. So yun po ang trabaho ko ngayon, naka-work from home po ako. So yun, for the last, number 15. So, hobbies. What is my hobbies? So, ang hobbies ko guys, ito nga, yung pagbablog, yung pagkanta, saka pagti-tiktok, yung pagsasayaw. So, dati, mahihiyain ako, hindi nyo ako mapapakanta, hindi nyo ako mapapasayaw. Pero nung nagsimula ako mag-vlog, year 2020, nag-excel ako. And marami akong taong nakilala and yun, napakita ko yung talent ko. And it's 2021, mas na-develop ko pa yung talent ko sa pamagitan niya ng pagkanta, saka yung pagti-tiktok, yun ang naging daan ko para may pakita ko yung talent ko. So yun ang number 15, yung hobbies ko, yung pagti-tiktok, pagbablog. So wala po akong hilig sa sports, sa pagbabasketball, sa anuman. So basta ako, more on music lang ako. Pagkanta at pagbablog. So yun lang po ang aking hobbies. Yung tao na napakasimple and wala akong ibang ano. So kahit marami akong at marami na ako sigurong maging followers. So beyond the ground, nasa baba pa rin yung feet ko. So hindi ako tulad ng iba na hindi na nakakilala ng ibang tao. So ako, kahit dumami yung followers ko, kung ano ako nung nakilala nyo ako, ganun pa rin ako. At yun pa rin at yun ako.
watching, guys. I hope you like this vlog. Mas nakilala nyo pa ako sa vlog na to. 15 facts about me. So, thank you for watching and see you soon to my next vlog. So, abangan nyo yung mga susunod na vlog ko. And don't forget to subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para update kayo sa mga bagong vlogs ko. Subscribe nyo ng aking YouTube channel and help me to reach out 1K subscriber. Malaking tulong po ang inyong pag-subscribe and I hope you support me to my YouTube journey. Follow me to my TikTok and soon magla-live ako sa Bigo. Abangan niyo, malapit na po ako mag-live sa aking Bigo account. So, support me to my Bigo live and thank you so much. And please subscribe and support my YouTube channel. Thank you and God bless you all. Love you all, guys. See you again to my next vlog. Bye-bye. God bless you all. Thank you.